10 mga pelikula ang maglalaban-laban ngayong taon sa Metro Manila Film Festival. Narito sila, The Philippine Showbiz List Presents, 10 pelikula sa Metro Manila Film Festival 2023. Firefly. Ang pelikulang Firefly ang biggest movie for 2023 ng GMA Pictures and GMA Public Affairs na kabilang sa MMFF 2023 entries. At ito ay dinirek ni Zig Dulay. Kabilang sa cast dito ay ilang mga magagaling na mga artista ngayon tulad nila Alessandra De Rossi at Yuen Miquel with a special participation of Dingdong Dantes. Kasali rin sina Cherry Pie Picache, Epi Quizon, Yayo Aguila, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Max Collins at Kokoy De Santos. Ayon kay Direk Zeg, ito ay kwento ng isang batang lalaki na naghahanap ng misteryosong isla na inilarawan sa mga kwento ng kanyang ina bago matulog. Gamit ang mga clues na iniwan daw ng kanyang ina sa lumang notebook, ginawa ng batang lalaki ang mahabang paglalakbay patungo sa mahiwagang isla upang hilingin na muling mabuhay ang kanyang ina. Ang batang ito ay gagampanan ni Yuen Miquel at ang kanyang nanay naman sa pelikula ay gagampanan ni Alessandra De Rossi. Ayon kay Miss Angeli Atienza, ang writer ng Firefly, kinuha niya ang inspirasyon mula sa kanyang personal na karanasan bilang isang ina. Anya, kapag bilang ina, ay lagi mong iisipin kung ano ang iiwan mo sa anak mo kapag wala ka na. Hindi man ito isang material na bagay, kundi mga aral sa buhay na pwede niyang gamitin kahit saan man siya patungo. Gumburza. Ang pelikulang Gumburza ay dinirek ni Pepe Jokno, isang award-winning director na nanalo noon sa 2009 Venice Festival. Siya ay anak ng human rights lawyer na si Chel Jokno at apo ng kalayaan fighter at kritiko ni Marcos na si Jose Capepe Jokno. Sa Gumburza, ginampanan ni Dante Rivero ang papel ni Padre Mariano Gomez. Si Cedric Juan naman ang gumanap bilang Padre Jose Burgos at si Enchong D ay si Padre Jacinto Zamora. Si Piolo Pascual naman ang gumanap bilang Padre Pedro Pilaes na naging mentor ni Burgos. Sa trailer ng pelikula, makikita ang mga martir na mga pari sa mga mahahalagang bahagi ng kanilang buhay kabilang na kanilang paglilitis at pagbitay. Ang trailer ay nagtatapos na may mahinang kanta mula sa katolikong awit na Pananagutan na isinulat ng yumaong higit na kilalang kompositor na Hisweta na si Father Eduardo Hontiveros. Ang Gumburza ay produced ng Jesuit Communications and the Pangilinan-owned M-Quest Ventures. When I Met You in Tokyo. Pagtatambalan naman ni na Star for All Seasons Vilma Santos at Christopher De Leon ang pelikulang When I Met You in Tokyo. Kasama sa cast members sina Cassie Legazpi at Darren Espanto. Nasa cast din sina Kakay Bautista, Lotlot De Leon, Gina Alahar, Tirso Cruz III, Lynn Cruz, John Gabriel, Gabby Eigenman, Cookie Taguchi at Jackie Wu. Ang pelikulang ito ay nagkikwento tungkol sa unconditional love, mga sakripisyo, paghihirap, edad at pagtanda. Ito'y ukol sa isang elderly couple na dedikado at wagas na nagmamahalan at ang kanilang matapang na paglalakbay sa huling yugto ng buhay nila. Ang When I Met You in Tokyo ay sa produksyon ni Conrado Peru at Romel Pineza, produced by JG Productions. Becky and Badette. Isang comedy film naman na pagbibidahan ni Eugene Domingo at Pokwang na mag-best friend mula pa noong high school. Si sentro ang istorya ukol sa kanilang malalim na pagkakaibigan at ang mga pagdadaraan ng hirap sa buhay at pag-ibig. Ito ay produced by the Idea First Company at Octobarian Films sa direksyon ni June Lana. Excited na ibinahagi ni Pokwang at Eugene Domingo na parte ng MMFF ngayong 2023 ang kanilang pelikula. Saad ni Pokwang sa kanyang announcement na kabilang ang Becky and Badette sa MMFF. Sa post naman ni Eugene ay inanyayahan niya mga manonood na maghanda sa tawa ng kanilang hatid ni Pokwang sa Becky and Badette. Malyari. Ang Malyari ay first ever horror film ni Piolo Pascual sa kanyang tatlong dekada sa showbiz. Ito ay dinirect ni award-winning director Derek Cabrido, produced by Mentor Kid Productions. Ang Malyari ay partly fictional, partly true-to-life film inspired sa tunay na kwento ni Father Juan Severino Malyari, isang parish priest noong 1800s na pumatay ng 57 katao bago mahuli. Siya rin ang naiulat na una at natatanging Filipino serial killer. Bukod kay Father Malyari, ay gagampanan rin ni Piolo ang dalawa pang karakter sa pelikula
dahil may tatlo itong yugto mula sa Spanish occupation, post-war period at ang kasalukuyan. Kasama rin ni Piolo sa cast na JC Santos, Elise Hoson, Janela Salvador at Gloria Diaz. May special participation naman si Maylene Dizon sa naturang pelikula. Broken Hearts Trip. Ang comedy-drama film na ito ay kwento ng limang individual mula sa LGBTQIA+ community na matapos masaktan at frustrate ng maraming beses ay magkakaroon ng pagkakataon na maranasan ang kasiyahan sa kanilang buhay. Ang kwento ay nakatuon sa isang kompetisyon kung saan ang huling natirang bakla o trans woman ay magkakaroon ng pagkakataon na manalo ng 1,000,000 piso. Ang pelikula ay pinagbibidahan ni Christian Bables at Jacqueline Jose sa direksyon ni Lemuel Lorca, produced by Smart Films Production, OPC in cooperation with BMC Films. Kabilang rin sa cast na Andoy Ranay, TJ Marquez, Marvin Yap, Ian Mina at Petit. Penduko. Ito ang bagong bersyon ng klasikong kwento ni Pedro Penduko. Ginawa ito pang palawakin ang comics universe at ipakilala ang kwento sa kasalukuyang henerasyon. Ito ay sa direksyon ni Jason Paul Laksamana at pinagbibidahan ni Mateo Guidicelli at Kylie Versosa. Noong October 2019 pa inanunsyo na si Mateo ang gaganap sa bagong bersyon ng Pedro Penduko na pumalit kay James Reed. Noong MMFF 2020 sana kasali pa ang pelikulang Penduko, ngunit dahil sa mga delays, ngayong taon ito kabilang sa entries ng MMFF 2023. Ayon kay Mateo ay sobrang overwhelming lang ang paggawa ng naturang pelikula dahil parte ng Philippine culture si Pedro Penduko. Kaya naman isang honor sa kanya ma-portray ito ng maayos na may kredibilidad. Ang pagkasali niya sa MMFF 2023 ay isang malaking timing lang raw. Nag-volunteer siya mismo na gawin ang pelikula at para sa kanya, everything happens with a purpose. A Mother and Son Story. Ang A Mother and Son Story ay kwento tungkol sa isang ina at anak na may heartwarming plot twist kung saan kinabibilangan ito ng megastar na si Sharon Cuneta at Asia's multimedia star na si Alden Richards sa ilalim ng direksyon ni Noel Naval. Ito ang unang pagkakataon na nagkatrabaho sina Sharon at Alden sa isang proyekto. Ang kwento ng pelikula ay kwento ni Maricar na ang buhay ay umiikot sa kanyang anak na si Mateo na itinaguyod niyang mag-isa. Namagpa siya si Mateo na lumipat sa Singapore upang tuparin ang kanyang karera at makasama ang kanyang kasintahan, naisip niyang humanap ng mabuting lalaki na aalagaan ang kanyang ina habang wala siya. Sa simula ito ay nagpagalit kay Maricar, ngunit sa huli, nakita niya ang malinis na layunin ng kanyang anak. Ang pagkakawalay at distansya ay nagbigay daan kay Maricar na matuklasan ang kanyang kaligayahan bukod sa kanyang anak. Sa kabilang banda, sa pagkalayo ni Mateo sa kanyang ina, ay napagtanto niya na ang tunay na tahanan ay kung nasaan naroon ang kanyang puso. Kampon. Ang horror thriller film ni Beauty Gonzalez at Derek Ramsey na pinamagatang Kampon ay kabilang din sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Ito ay sa direksyon ni King Paliso at Under Quantum Films. Ito rin ang comeback film ni Derek Ramsey mula ng ilang taong pagpapahinga niya. Sa Instagram story post ni Beauty noong July 2023, ibinahagi niya ang larawan ng unang 4 na entries na kabilang si MMFF at sinabing isang karangalan na makatrabaho ang team sa likod ng kanyang bagong pelikula. Ang kwento ng Kampon ay tungkol sa mag-asawang 8 taon na nagsasama pero wala pa rin anak na sina Clark at Eileen. May nakilala silang isang batang babae na nagsasabing anak siya ni Clark. Sa kabila ng hindi inaasahang sitwasyon, tinanggap na mag-asawa ang bata at pansamantalang inalagaan ito habang naghahanap sila ng mga susunod na hakbang. Samantala, iniimbestigahan ni Clark ang kasaysayan ng bata habang nagsisimula naman si Eileen na magkaroon ng kakaiba at nakakakilabot na ugnayan sa bata. Rewind. Ang pelikulang Rewind ay pinagbibidahan ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Ito ay sa direksyon ni May Cruz Alviard under ABS-CBN Film Productions Inc. Ang Rewind ay kabilang sa 4 na pelikula na inanunsyo na kasali sa MMFF 2023 noong Hulyo. Ang romance drama film na ito ay tungkol sa isang lalaki na nagigilty sa kanyang mga life choices. Sa kadahilanan na hindi siya na-promote sa kanyang trabaho, magagalit pala sila na kanyang ama at hindi magandang relasyon sa kanyang asawa na kalaunan ay namatay pa ito. Isang araw nakilala niya ang isang lalaki na nag-aalok sa kanya ng once-in-a-lifetime deal na baguhin ang kanyang buhay at ituwid ang lahat ng kanyang mga pagkukulang at ayusin ang kanyang relasyon sa kanyang asawa at pamilya sa ilalim ng isa lamang na kondisyon. Kailangang mamatay siya sa halip na kanyang asawa.
pinaniniwalaan niya na ang lalaking ito ay si Jesus. Dahil sa kanyang pagiging desperado, binabalik ni John ang kanyang buhay at natuklasan na ang tunay na kahulugan ng kaligayahan ay nagmumula sa bagay na kanyang pinagwalang halaga, ang pag-ibig. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!